Sa bundok ng barangay Nakalaya o sa Ipanganiban, Camarines Norte, nakatira ang mga batang ito na walang ama. Nasa halip na nag-aaral ay abala sa pangunguha ng tuyong dahon ng niyog upang gawing walis-tingting. Nang sa gayon ay may makain silang mag-ina. Ito ang pamilya ni Ate Aisa. Samantala, nagpadala naman si Sir Cliff Sullivan ng 75,000 upang ipambili ng loti at igawa ng bahay kung sino man ang mapili naming pabahayan. Kaya nagkaroon po tayo ng palabunutan at pamilya ni Ate Aisa ang nakabunot. Tagal ko na pong iniintay ito sa amin. Pangarap ko pong magkabahay po kami ng maayos sa mga anak ko. Pero hindi po kami maging kawawa po. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyo sa tumulong po sa amin. So mga kawal, sila ate talaga yung, so sila ate yung nakabunot, ano po, house in lot worth 75,000, ano po. So yes. At dahil lubang namabahala si Ate Aisa sa siguridad at kaligtasan nilang mag-iina doon sa bundok, minabuti naming bumili ng lote sa tabing kalsada kung saan malapit sa eskwelahan at mga kapitbahay. Mahabang kwento kung bakit ganun na lamang ang takot ni Ate Aisa. Dahil bukod sa wala silang kapitbahay sa bundok, nakulong din ang kanyang asawa dahil sa ginawa nito sa kanyang anak, na nagbanta na maghihiganti sakaling makalabas na ito sa kulungan. Kaya naman gayon na lamang ang kagalakan ni Ate Aisa nang malaman niyang makakalipat na siya sa mas ligtas na lugar. Pero syempre, hindi ganun kabilis at kadali gumawa ng bahay. Sobrang init mga kawild. Ito talaga yung pinakamahirap pagka wala pang bubong. Ito yung tinitiis namin yung sobrang init. Sunog na sunog po yung braso ni Wildlife Joe. Kita niyo yung bakat ng t-shirt o yung di naarawan. Itong naarawan na sunog. Ilang araw pa lang po pagkagawa namin ng bahay na ito. Talaga napakatindi ng init ngayon. Pero hindi bali, at least magkakaroon na ng magandang bahay at komportabling bahay pamilya ni Ate Aisa. At dahil napakalayo ng lugar na ito mula sa amin, nangangahulugan ito na mas maraming gasolina ang magagastos namin sa pagpaparoot pa rito sa lugar na ito hanggang sa matapos ito. Kaya naman, nagtatrabaho kami hanggang sa dumilim, nang sa gayon ay matapos namin ang proyektong ito sa lalong madaling panahon para makalipat na rin ang pamilya ni Ate Aisa sa lalong madaling panahon. Napakabanas at napakainit ng panahon, kaya madalas na naghuhubad kami ng damit. At pagkatapos naming makapagpintura, gumawa ng CR, kusina, at makapag-install ng bintana, naglagay rin po kami ng net sa bubong para tumibay at hindi ito agad masira. Lalagay na kami ng net mga kawild para tumibay yung ating pawit. Ayan si Wildlife James. Nakikita nyo naman ang kanyang sombrero ay cartoon. Sobrang init po dito mga kawild. Napakainit po dito sa Bicol. Terik-terik ang araw. Malapit na po ito. Bukas po, lilipat na dito. Pamilya ni Ate Aisa. Kita nyo po mga kawal, si James. Nililinisan yung paligid ng bahay ni Ate Aisa. Magkatalim po kami dyan ng niyog para malaman ni Ate Aisa kung saan ang boundary ng lote niya at saka magkaroon din siya ng panggata pagka lumaki na. Ano po yung tsura ng bahay ngayon? O si Joe, gumagawa po siya ng pintana. At sa loob naman po ay si Jay. Pintura po siya ng loob. At nang sa wakas ay malapit na itong matapos, naglinis din kami at nagtanim sa lote na binili namin para kay Ate Aisa.
At mula sa natitirang budget ay bumili din kami ng groceries at mga gamit sa bahay. And finally, wow! Ito yung magiging kwarto nila, mga kawild. Pero tayong ginawang papag na kawayan. Yan. Tapos ito yung kanilang pintana. Para ano, presko. Yan. Yan. Ito yung sala. Meron tayong binili, mga kawild, mga gamit, grocery. Tapos mga yan, solar light, saka ano, bumili tayo ng Uratix para sa higaan po nila at mga kumot at mga unan. Ito yung kanilang lababo, mga kawad, lababo. Atas dito yung CR sa loob. Ito yung kanilang magiging CR, mga kawad. Ayan. So ayan, mga kawald, dahil tapos na yung bahay, susunduin natin yung pamilya nila Ate Aisa. Doon po sila nakatira sa tuktok ng bundok na yan. Punta natin sila. Let's go. Finally guys, ito tayo. Takot-takot na lakaran muna ang nangyari. So ayan, mga kawald, ito yung loob ng bahay ni Ate Irene. Makakaalis na sila dito sa wakas. Anong pakiramdam mo, Ate, na lapit na kayong umalis, lumipat ng bahay? Sobra pong masaya. Super saya po. Makakaalis na kami din sa bahay na ito. Napalagi ko na lang na kinakabahan tuwing gabi, na halos di ako makatulog. Parang lagi pong may tao siya dito pagkagabi. Tapos may nakikita kang tao na bumamasid sa inyo dito sa gabi? Mayroon po. Bali, dalawa sila. Sabi ko ay, kailan kaya kami makakaalis sa bahay na ito? Lagi na lang ako tong gabi puyat. Lagi na lang para ka akong pakaramdam ko sa likod ng bahay may tao. Nag-aalala po. Natatakot po ako, tapos nag-aalala po ako sa sarili ko, sa mga anak ko. Eh kung biglaan lang baga po kami ditong pasukin, hindi wala po kong kalaban-laban. Oh, at saka kahit sumigaw ka, walang makakarinig sa'yo dito, wala kang kapitbahay. Nasa tuktok po kasi sila. Yun ang pinakatakutan ko po. Dito po kasi, mga kawal, sa lugar na ito, nasa tuktok po sila ating bundok at wala talagang kapitbahay. So mabuti na lang doon, Ate, sa lilipatan natin, kapitbahay ka doon. Sa po. Malapit sa kalsada, malapit sa eskwelahan, ano po. Sobra po kami masaya. Ako po, masaya talaga po ako. Maraming salamat po sa mga sponsor. Nasaan po sila, Ailey, saka si Irene? Ay, si Irene ko po, yung babae na, yung po siya, babae na liligo. Tapos yung si, ano ko, si Junior, tapos yung panganay ko, nagpapagamot po. Oh, si Ira. Opo. Saka si Ailey. Opo. Ano pong nangyari kay Ira? Ano po nun, nangyari po doon sa anak ko ay, ano siya, nanigas ang katawan, tapos tumaas ang dugo, high blood po. Tapos nababay po yung ulo niya, may sakit. Opo. Tapos yung oras pong yun, dinala ko po siya sa ospital. Gumaling naman po kahit papaano sa hospital yung anak ko. Kapag salita siya. Hindi po siya na-stroke. Na-stroke po ba siya? Parang ganun nga po. Na-stroke talaga po yung katawan kasi. Kasi po nung ano, kahit anong gawin sa kanya nung ano sa kanya, kinukurot siya. Wala siyang pakiramdam. Manhid. Pero ilang taon pa lang po siya? 14 po. 14? Opo. 14 na-stroke? Siya nga po. Ano ba? Ano yata po yun sa kanila? Parang lahi? Lahi po sa kanila si Purin. Ang kakalungkot naman na. So yun yung sitwasyon, mga kawild, nila Ate Aisa dito. Sa bahay na ito, walang seguridad. May sakit pa pala po yung panganay mo. Mayroon po po, minsan po, hindi siya nakakakilala. Tapos yung, pag bumabalik yung alaala niyang kaunti, medyo nauutal siya. Hello, Ate Aira. Hindi mo ako natatandaan? Hindi, ako si Kuya Jason. Kami yung gumagawa ng bahay mo. Kumusta ka na? Okay lang? Okay. Okay.
Kumusta naman po ito, ate, si Aira? Ayos mo na po. Ayos na. Ay, nawala yung main bulk sa ano. Pumunta daw kayong ospital? Ako. Ate Aira? Nagpa-check up kayo? Okay na. Hindi na po ito naninigas, ate? Minsan po. Huwag lang siyang ka-stress. Eh. Ah, opo. Relax lang lagi. Huwag kang ma-stress. Siya na yung stress. Yan. Oo. Huwag mag-alala. Doon sa lilipatan nating bahay, wala nang magmamaltrato sa'yo doon. Magiging okay ka na doon. Sana magtuloy ka sa pag-aaral, ano? Napasok na nga daw siya. Papasok na ikaw? Oo. At ito naman si Ate Irene. Makawal. Ayak na po kami, Mat. Lipat na po kami sa bahay namin. Yeah, excited na si Ate Aisa. Lilipat na po sila ng bahay nila. Ayan po. Kanilang mga gamit. Ayan, dali na. Ayan, korda ko si Amy. Ayaw magpala po. So, yun mga kawal. Ito na po yung kanilang gamit. Paalis na po kami. Let's go. Bye-bye. Bye-bye. Malayo-layo ito mga kawild. Isang bundok po yung lalawirin namin. At ito pong dala ko ay mga damit po ito. Dala naman ni Joe ay mga damit din. Mga damit nila. Malayo-layo ito. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Na kami, mga kawal. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Mga 45 minutes pa ito, mga kawal. Mga kami makarating sa kalsada. Sa kalsada naman, naroon yung owner, kasi Jay. Hinihintay kami. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Okay, mga kawal. Sa wakas, nakarating din tayo. Medyo malayo-layo nilakad natin. At ito na yung pamilya ni Ate Aisa. Ayan. So ito na yung magiging bahay nila na ipinagawa sa atin ni Kuya Clip Sulayban ng Chicago. Maraming salamat sa iyo, Sir Clip. Sir Clip Sulayban ng Chicago. At nagpapasalamat din nga pala kami kay Tita Reggie na naging posible itong bahay at lupa na regalo ni Sir Clip kay Ate Aisa. So ito na. Alam ko, masaya na kayo. Excited na kayo na makita yung bahay nyo. Ano, gusto nyo na makita? Sige, bubuksan na natin. Ano? Ili, gusto mo na makita? Ha? Ayan, sige, bubuksan na natin, ha? Okay. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. Maraming salamat po sa pagpagawa po ng bahay namin. Tignan nyo. Yan, dito na kayo titira. Siguro na dito sa inyong wala na sa inyong sisilip-silip sa gabi. May tulugan yan. Di kagaya nung dati yung bahay na tinitira, ano, nakakatakot. Panatag na po ang lubuha nang hindi na po ako mapupuwi sa gabi. Yan. Pagagabi po kasi, parang may tao dun sa bahay namin. Tapos natatakot po ako. Natatakot kayo. Kaya po laging tulog yung anak ko po. Binabantayan ko. Gising po ako. Ikaw gising. So halos di ka nakakatulog sa gabi. Hindi po. Minsan po parang may tao dun sa palibot ng bahay namin. Palibot ng bahay niyo. Yeah. Kapatid, unang-una isip ko yung mga ama nito. Oh, yeah. Na pititakot ko po. Palabas na po. Opo. Yeah. Tapos yung banta sa amin ay
Pag nakalabas po daw siya, mapapatay daw po kasama kami. Kaya po, salamat po doon sa nagpagawa dito. Doon sa tumulong. Maraming maraming salamat po talaga. So, ayan. Yes. Salamat po sa nagtulong po sa amin. Pinaan po kami ng buhay. Sa mga iba po, lalang-lalang na po sa inyo. Salamat po. Okay, ayan. Wow, ganda. Dali, pasok. Pasok kami. Sige, pasok kayo. Ang ganda naman. Sige, tuloy bebe, tuloy. Ooh. Ayan, ayan. May bintana. Okay. Ayan, may CR pa. May CR pa. May kusina, may lutuan. Ayan. Salamat. Masano bebe yung bintana? Mabot tayo sa tulungan natin. Ganda eh. May kumot pa. Ito, kumot. Doon ba sa inyo, wala kang CR? Wala. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Bye-bye. 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 Bye-bye.